Magandang araw sa lahat. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay yung rules kung paano gumawa ng sentence sa Mandarin. Rules in constructing sentences in Mandarin. Meron tayo ditong simple sentence at complicated na sentence. Okay guys, simulan natin. Umpisa natin sa simple sentence. Bigyan ko kayo ng example. Yung example natin guys is nagko-compose ng simuno or subject sa English guys. Tapos pandiwa or verb. Verb sa English. Tapos bagay or object. Yung subject guys is yung ako, ikaw, ganun. Kami. Tapos yung verb is yung action. Kunwari, action. Kunwari, umiinom, tumatakbo, tumatalon, ganon. Tapos yung object, yung bagay guys. Kunwari, tinuturo mo yung bulaklak, yung sasakyan, yung ganon. Itong simple sentence guys is yung sentence na same lang din sa English. English yung pag-construct niya. Bali, bigyan ko kayo ng example. Kunwari, uminom ako ng milk tea. Sa English is I drink milk tea. Sa Chinese guys, yung construction niya is parehas lang sa English at saka sa Chinese. Uminom ako ng milk tea. 我喝奶茶. 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 我 is ako. 喝. 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 Ito yung action word dito guys. Ito yung verb. Ang meaning niya is inom or drink sa English guys. Tapos, naitsa. 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 Yung nai is milk. Tapos, tsa is tea. Yun. Milk tea. Wo he naitsa. Kung mapapansin nyo guys, yung wo is yun yung subject. Diba? Wo ay ni, ikaw, yung ikaw, kayo, kami, ganon. Subject yan siya guys, ang tawag dyan. Tapos, yung verb. Yung verb na sinasabi guys is yung, diba, action word. Action. Yung he. He. Yung inom guys, inom. Subject, verb. Tapos, object. Ano yung object? Yung object dyan is yung milk tea. Yung naitsa. 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 Ganun guys yung simple sentence. Tapos guys, dito naman tayo sa complicated sentence. Hindi to siya complicated guys ha. Bali ano to, basic lang yung tinuturo ko sa inyo. Bali yung 1 and 2 dyan guys is halos magkaparas lang. Bali magkaiba lang sila sa beginning. Yung sino at saka yung kailan. Ngayon, example. Makikipagkita ako sa Manila sa mga kaibigan ko bukas. Sa English is I will meet some of my friends in Manila tomorrow. Oh. Sa Chinese yan guys is 我明天在马尼拉见几位朋友. 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 Yung wo is ako. Tapos, mingtian. Mingtian is bukas. Yung sinasabi ko sa 1 and 2 guys, nagkakapalit lang sila sa una at sa pangalawa. Yung wo at saka yung mingtian. Pwede siyang mingtian ay mauuna. Yung mingtian na nasa una. Kunwari, mingtian. 我在马尼拉见这位朋友。明天我在马尼拉见这位朋友。 Tapos yung 3 at 4 guys, mapapansin natin yung paano at saan magkaiba sa 2 tsaka sa 1, magkaiba sila. Yung ano, hindi siya nababago. Hindi na siya nababago. Yung 3 and 4, yung kaibahan lang nila is yung sino at kailan. Same lang din sa 1 guys. Yung kaibahan ng 1 at 2,
sino at kailan din. Okay guys, bibigyan ko kayo ng sample. Babalik ako ng bahay ngayon at matutulog. Sa English kasi, I want to go back home and sleep now. Tapos, ito yung sentence sa Chinese guys. 我现在要回家里睡觉. 我现在要回家里睡觉. Yung 我 is ako. Tapos, 现在. 现在. 现在 is ngayon. Tapos, 要回. 要回. Ibig sabihin guys, 要回, gustong bumalik o babalik. Babalik. Yan siya guys, nag-represent siya sa paano. Tapos, 家里. 家里 is bahay. Ibig sabihin, 家 is bahay. Tapos, 里 is nasa loob. Pwede din siya, 家, 回家. Parang ganun guys. Tapos, 睡觉. 睡觉 is matutulog. Yan yung nag-represent sa ano. Guys. Yung sinasabi kong 3 and 4 guys, is pwedeng palitin yung 我现在. Kunwari, yung 现在 nasa una. Tapos yung 我 is nasa pangalawa na. 现在我要回家里睡觉. O pwede rin, 现在我要回家睡觉. Pwede rin. Itong mga basic na to guys is magagamit nyo sa conversation. Ngayon, ito yung pinaka-basic talaga guys na tatandaan ninyo. Sino, kailan, saan, paano, ano. Okay guys, sana nakatulong ako kahit papano. Sisi Taja, zaijian. Why do you wanna end? Was it real or just pretend? Tell me why do you wanna end?